parang wala lang siya. Ganon. So, ayan na siya, guys. Parang pumuti ata ako. Wait lang. Hala, baka mali ako ng shade na nabili. Ayan na tayo. Confused na talaga eh. Hello, everyone. Welcome back to my channel. Kumusta naman kayo, mga babes? For today's video, I'm so excited to try the newest product or the latest product from Vice Cosmetics. Walang iba kundi ang kanilang Duo Finish Foundation. So excited na to try this out, no? Binili ko yung Duo Finish Foundation nila from Lazada. Ayan, no? Fresh na fresh pa. So, nirelease ito no April 4. So, naging available siya noong 12 noon. So, alas 12 in punto. In-order ko talaga siya. So, ayan. And dumating siya kahapon, April 5 ng mga hapon na. And sobrang bilis, no? April 4 ko siya in-order. Tapos, April 5 na-deliver agad siya dito sa amin. Available ito in 8 shades and perfect siya for Filipina skin tone talaga kasi sobrang daming pagpipilian, di ba? 8 shades. So, ayan. For fair skin, they have 2 shades. Yung 2 shades nila is Tisay na neutral beige ang color. And then yung isa is Chesa na golden beige naman. For deep skin, they have Soapy Nai na golden tan ang color. And Flawlessa na bronze tan naman. Yung 2 fair skin and 2 deep skin na shades na sinabi ko kanina, hindi ko sila binili kasi alam ko hindi din naman sila babagi sa akin. So, ang pinagpilian ko is yung light and medium na shade. So, ito yan sila. Ayan. Ito yan sila. Ayan. I bought 4 shades from them, yung light to medium. Samahan nyo ako, iswatch natin sila kasi hindi ko rin alam kung ano dito yung babagay sa akin. So, for the packaging, it looks nice. You know, the usual color ng Vice Cosmetics. Yung hot pink ba yung tawag dito or parang metallic na po siya pink. Ganun siya yung packaging niya. And then, dun sa likod niya may kita na may mga butas-butas. I think for the sponge ito. And yung shade may kita dito. And sinasabi niya rito na oil control, buildable, and blurring siya. US dermatologist tested. And it has SPF 25. So, it is paraben-free, cruelty-free, and vegan. It is good for 24 months. Its net weight is 7 grams. And it retails for 245. So, yung presyo niya may kita din dun sa likod. Sabi nila, it is multi-use, can be applied using sponge or brush, wet or dry, and its coverage is from light to full coverage daw siya. So, yun yung kine-claim nitong Vice Cosmetics. So, itatry natin kung talagang totoo ba talaga yung kine-claim nila. Mag-start tayo sa light skin. So, sabi ko nga kanina, hindi ko alam kung ano yung shade na nararapat sa akin. Kasi alam ko, hindi pa available ito dito sa Vice Cosmetics store nila dito sa may sa amin. So, sa Lazada talaga ako pumili and hindi ko nga alam. So, I bought 4 na lang to be sure. Kasi alam ko naman na yung skin tone ko is from light to medium. Kaya yung parang yung gitnang range ng product nila kasi fair, light, medium, and then deep. So, yung in between yung light and medium, yun na lang yung binili ko to be sure na talaga makukuha ko yung aking shade. So, ayan, buksan na natin. Yan, ganito siya. Pag binuksan mo, ganito siya. So, meron pang plastic ata yung mirror. Wait lang. So, may plastic pa yung mirror. And sobrang laki ng mirror niya, guys. Oh, in fairness. Gusto ko yung mga ganito yung malalaki yung mirror. And then, it comes with a sponge. That. Na sobrang soft lang. Hindi rough. Na parang rubbery yung texture, no? And then, may naka-emboss na vise doon sa kanyang, sa my foundation. So, for light skin, they have puti na mess. Ito yon na warm neutral yung color. So, ilalagay ko siya dito
to know kung ano ba talaga yung shade na bagay sa akin. So, dito. Ayan. And then, for light skin also, they have Kinesa. After Putina Mess is Kinesa. Ito siya. I think si Kinesa yung para sa akin. Dagdagan natin. Ayan, no? Feeling ko si Kinesa. Putina Mess. Kinesa yung shade na bagay sa akin. And then, try pa rin natin yung iba. For medium skin, they have Shade ni Vice. Yung talaga yung pangalan niya. Shade ni Vice. Ito siya. Parang okay din yung shade ni Vice. This is Honey Beige yung color niya. Lastly, dun sa binili ko, yung isa sa kanilang medium shade is itong Morena. Ah, medyo dark na siya. Ito naman ang color niya is Golden Beige. So, hindi ako makapag-decide kung alin dito. Feeling ko, itong tatlong shade na to, si Putina Mess, si Kinesa, and then si Shade ni Vice, pwede siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun. Si Morena, I think, too dark na siya. Eh, hindi naman siya too dark, pero dark na rin siya sa akin kasi yung color niya is Golden Beige. So, I think hindi siya yung gagamitin ko. Parang gusto ko itry si Putina Mess. So, nakapag-moisturize na ako ng aking skin. Since ang kinikilig niya dito is it can be applied wet or dry. So, papatunayan natin siya and i-wear test ko to dahil mamaya aalis ako. For the right side, I'll be applying it yung sponge niya dry. And then, on the left side, I'll be applying yung sponge na damp or wet. Actually, hindi ako masyadong gumagamit ng ganito, yung drying na foundation, yung two-way cake foundation, kasi more on liquid yung ginagamit ko. Pero ito yung first, I think ito yung pinaka-first na matatry ko yung ganito. Kasi mostly naman, pulbo lang talaga ako, as in, baby powder lang yung ginagamit ko. Kung hindi liquid foundation, baby powder, ganyan. So, ito yung pinaka, I think, pinaka-isa sa mga collection ko na two-way cake foundation. Makikita nyo may mga breakout ako dyan. Ayan, oh, hindi ko alam kung bakit may ganyan ako. Ano? Ayan, meron akong mga blemishes. And hindi ako maglalagay ng primer since ang kiniklaim niya dito is may blurring effect siya. So, itatry ko din siya kung talagang full coverage siya, lalo na dito sa may under eyes ko kasi medyo malaki yung eye bags ko. Mga pinagpuyatan ko yan, ano. So, ayan. Tingnan natin. Like, ay! Feeling ko talaga si Putina Mess yung shade ko. Ayan, oh. Ayan. Putina Mess talaga yung shade ko. Tama ba? Si Putina Mess talaga yung shade ko. So, gandang Putina Mess pala ako. Pero hindi ko masyadong ma-feel yung effect niya kapag dry yung sponge. I don't know. Hindi lang siguro talaga ako sanay sa mga ganito nga yung cake foundation kasi more on liquid foundation talaga ako. Pero okay na rin to yung kapag ganito yung dry lang. Parang pang touch up lang. So, yung effect niya, malakas lang maka-fresh talaga. As in, ayan lang. Parang hindi siya foundation. Parang wala ka lang in-apply sa skin mo. Parang natural lang siyang ganyan. Ayan, no? Lakas maka-fresh. So, though hindi niya natakpan yung, ayan, yung mga blemishes ko, ano, na nakausli pa rin sila. Hindi talaga na matakpan. Hindi niya masyado din natakpan yung eye bags ko, ano. Mga pinagpuyatan kong eye bags. Ito siya kapag ang gamit niya is dry na sponge and then sa kabila naman gagamitin natin is wet
na sponge. So, babasain lang natin to. And sa tingin ko naman, tama naman yung napili kong shade. Minsan talaga, struggle din talaga yung, alam mo yung mamimili ka sa sobrang daming shade na available. Struggle din na makahanap ng tamang shade sa'yo. Kasi minsan, yung iba, pag swatch mo, okay siya sa skin mo. And then, later on, pag ginamit mo siya, wait lang, parang hindi pala siya yung tamang shade na para sa'yo. So, I have acidic skin pala. So, nag-oxidize daw pala ito. And, nire-recommend nila na mas lighter yung shade na piliin mo if you have acidic. Kung acidic ka, like me. Acidic ako, titingnan ko kung later on, magda-dark ba to? Or ganyan pa rin siya? I don't know. I do not know. So, ayan. Basain lang natin tong sponge. Maganda din talaga to ni yung bagong labas ng Vice Cosmetics na Duo Finish Foundation. Kasi nga, di ba wala pa? Ito yung first ever nila na foundation ata na nirelease. Kasi more on contour, blush on, highlighter, lipstick, yung mga ganun. Yun pa lang yung na-re-release nila. So, ito yung first nila na foundation. For sure, magkakaroon na rin sila ng kanilang liquid foundation. So, hopefully, ano. Kasi, napakamura lang talaga ng Vice Cosmetics. And, nakita nyo naman kanina. Actually, napaka-pigmented nitong product na to. Nakakaloka siya. Napaka-pigmented niya compared sa other na ganito na 2-way cake. So, on the left side, apply na natin tong foundation using a wet sponge. So, ito naman siguro. Saka kung totoo nga ba na full coverage itong mabibigay ng foundation na ito. By the way, mamaya nga, di ba, aalis ako. Ita-test out ko yung hindi ko alam kung oil control yun. Kasi I have dry skin po. And I think mga natural na pawis lang yung makikita nyo sa akin mamaya. Hindi naman talaga yun yung hindi siya oil, kundi pawis yung makikita nyo sa akin mamaya. Kasi mainit. And aalis ako. Nagpupuntahan lang ako. Mas maputi ako dito compared dito. Pero hindi yung puting hindi pantay ah. Kasi shade ko siya eh. Ayan no, shade ko siya. Tingnan natin mamaya kung magki-cake ba tong finish foundation nila. Ang mukha ko later on kapag umalis na ako. So, ayan na siya. Actually, hindi siya full coverage. Kasi, ayan no. Kahit na wet na yung sponge na ginamit ko, ayan, nakikita pa rin yung blemishes ko. And then, sabi ko nga, gusto ko nga sana itong itry for my under eye. Kung matatakpan niya ba talaga, kung good ba din ba to as a concealer na rin. Di ba parang all-in-one kaso, ayan, hindi talaga siya full coverage. Makikita niyo meron maitim pa rin yung pinagpuyatan ko dyan. Medyo maitim pa rin. Kitang-kita pa din na. So, ayan. Aalis ako mamaya-maya. Pero bago ako malis, maglilipit muna ako ng mga alat ko dito. And i-update ko kayo guys kung okay pa rin ba to mamaya. After ilang hours nang nakalipas. So, ayan. I'll see you guys later. So, ayan guys. Quick update lang, no? So, dito sa may side na to yung pinaglagyan ko ng wet sponge kanina. Mas okay na siya, no? Kaysa kanina na sobrang puti niya. Kasi nag-oxidize na talaga siya. Kasi nga acidic na po ako. So, dito naman sa may side yung sa dry sponge. Tingnan nyo. Wala na siya. Parang wala na siya. Parang dewy na yung, naging dewy na yung mukha ko, ano. Pero dito sa may side na to, yan, pakita ko sa inyo yung difference. Ayan o, kita nyo? Parang, ayan o.
nagbe-build na yung oil. Konting oil lang naman kasi hindi naman talaga ako ma-oily. Konting oil kapag dry yung sponge na ginamit kaysa dito. Parang mas bet ko na yung wet na sponge na application. I-update ko ulit kayo guys kung mamaya pag uwi, gaano talaga katagal itong Vice Cosmetics Duo Finish Foundation para makikita nyo talaga na dito sa part na to, ayan, pulas na siya, wala na. So, ayan, this is my final update ko, ano, so it's been 6 hours, and, ayan, pawis na ako. Hindi pa ako nag-blot simula kanina, so ngayon pa lang. As in, grabe ang init sa labas. Kakauwi lang namin. Minimal lang yung natatransfer na foundation. Issue. Ayan siya, halos parang wala, no? Para siyang transfer proof. So, ayan. Yung dito sa may side na to, talagang wala na siya. Halos nahulas na siya. Ito, meron pa siya konti lang. Meron pa siya kahit pa pa ng konti. Ayun dito, oh. Grabe ang tinangnan ng ilong ko dito sa may part na to. And, hindi siya nagkiki. Walang pagkikiking na ganap. Considering na sobrang init ngayon. So, for 6 hours, okay pa rin siya. Meron pa rin ko kahit pa panong natitira, lalo na kung wet sponge application yung gagawin nyo. And ngayon, ibibigay ko na sa inyo ang aking 1x1 thoughts about the Vice Cosmetics. So, sa packaging, okay naman siya. Yung the usual na hot pink or metallic na fuchsia color ba. And may nakalagay na Vice Cosmetics. Sa likod naman, it's nice kasi merong pinaghihingahan ng sponge. Yan, humihinga siya dyan. Breathable, wow. Breathable yung sponge. Lalo na kung wet application yung gagawin ninyo. At least kahit paano, madadry siya kasi meron siyang air dyan. And then, nakalagay din dito na good for 24 months siya. So, mas longer siya sa liquid foundation na 1 year. Almost 2 years ang itatagal nito. And then, sa loob naman, maganda siya kasi may mirror. And, may scent konti yung foundation. Chemical na may fruity scent. Hindi ko alam. Parang, basta hindi siya, ano, yung amoy niya hindi siya mabaho. Hindi din siya mabango. Yung parang in between siya. Parang may chemical na may fruity scent. Hindi ko masyadong ma-explain. And then, yung sa sponge niya, malambot. And then, yung sa sinasabi niya na may blurring effect siya, meron naman talaga siyang blurring effect. Considering na hindi tayo gumamit ng primer kanina, so hindi siya nag-cakey and all. Yung sa sinasabi niya na buildable, sabi niya kasi, it is light to full coverage. Pero, nung tinry ko siya, hindi siya light to full coverage. But instead, it is a light to medium coverage. Kasi nakita niyo naman kanina yung blemishes ko. Yan pa rin siya. Hindi siya natakpan na yung application ko is wet na sponge. Ganyan pa rin. Nakikita pa rin yung mga blemishes ko. Sabi niya dito, oil control. Oo, nakakatulong siya sa oil control. Kaso, ang skin type ko kasi is dry to normal skin. So, hindi ko masasabi kung gaano katotoo itong oil control nila sa mga oily type skin. Sobrang pigmented nito na kapag in-swatch mo siya sa iyong finger, ayan, no, madaming product agad yung makukuha niya. And feeling ko mabilis lang itong maubos kasi lalo na kapag wet sponge application yung gagawin ninyo. Kasi naman, tingnan nyo naman nawala agad yung naka-emboss dito na Vice ko. Ayan, nawala siya agad. For the price naman, for the price of 245 pesos, hindi na rin po masama itong Duo Finish Foundation ng Vice Cosmetics. Sana lang dagdagan nila yung net weight nito, kasi ang net weight nito is 7 grams. So, mga gawin nilang mga 8 grams siguro for the price of 245. Oh, makasuggest lang. But overall, sobrang ganda nitong
product na ito. So, it's a must have for your TK kit. And maganda siya especially ngayong summer kasi medyo mabigat kung liquid foundation yung gagamitin ninyo kasi ito lightweight lang siya, as in halos wala kang ma-feel na may nilagay ka sa face mo. And it's a good thing na may SPF 25 ito. It's a great thing actually. And lakas maka-fresh nito as in. And it lasts for so many hours. Diba sa akin nagtagal siya for 6 hours. Ngayon meron pa siya pero konting-konti na lang. Minimal na lang. And makikita nyo naman hindi siya masyado nagka-transfer kapag nag... siguro kapag nag-blot kayo or nagtanggal kayo ng pawis nyo sa throat tissue. So, ayun lang yung masasabi ko. Sana lang talaga dagdagan nila ng net weight for the price of 245 pesos, diba? So, ayan. Let me know if you have tried it already and comment down below kung ano ang shade ninyo. So, ayun lang ang masasabi ko. Maraming salamat sa panonood. If you haven't tried this, available na siya sa Lazada and I think available na rin siya sa iba't ibang mall. Pero dito sa nga sa amin, hindi pa siya available. So, I bought this through Lazada. And kung may gusto kayo i-suggest for my next video, don't forget to comment it down below. And if you want to follow me on my social media accounts, you can do so. Sana nagustuhan niyo tong video ito. Don't forget to give it a thumbs up if it's a yes. And if you want, you can also subscribe on my channel. Click nyo na rin yung notification bell down below para maging updated ka sa mga susunod na i-upload ko. And so, yan. I'll see you guys on my next videos. Bye!